Welcome! This is Jaren at welcome sa ating panibagong video. Share ko ngayon sa inyo kung ano yung mga ginagamit kong tools sa pag-ayos ng gitara at mga setup ko sa pagre-record sa mga inaayos kong mga gitara. So, tutok lang! Ngayon, sa likuran ko, may gitara dyan. So, soon, maayos din natin yan, ma-assemble natin. Papakita ko sa inyo yung process kung paano natin siya bubuuin. At yung gitarang yan ay galing sa kaibigan ko si Joshua. So, parang gusto ko siyang ayusin dati, pero wala akong time. So, parang binigay na lang niya sa akin. At yun, pwede natin siyang gawin project sa ating mga parating na videos. So ngayon, i-share ko ngayon sa inyo kung ano yung mga ginagamit kong tools. Tsaka yung bagong mga gamit tayo. Dati kasi, gumagamit na tayo ng mga DIY na mga gamit para lang makagawa tayo ng videos. Ngayon ay paunti-unti, nakakabili tayo ng mga gamit para mas ma-improve natin yung ating mga videos na ginagawa natin. So, unang-una, yung gamit kong stand ngayon sa pinapatungan ng cellphone na yan, yung camera na yan, DIY lang yan, gawa sa monopod at saka handle ng walis at saka kahoy. So, papakita ko sa inyo. So, ito yung sinasabi ko sa inyong stand ko. Itong monopod na to, binigay lang sa akin ng kaibigan ko si June. Isa sa mga nagpaayos sa akin. Yan ay hawakan lang ng walis. Yan. Tapos, yan, let's go! Yung stand natin ay kahoy lang. Medyo kalawang na nga ito. Napulot ko nga lang ito eh. Wala tayong tripod kasi. So ngayon, nakabalik na sa trabaho. Nakabili na tayo ng tripod. Yan. Yan, meron na tayong tripod. Pwede na natin gamitin. Kasi yung ginagamit kong stand. Sabihin natin stand kasi hindi naman siya tripod. So, nahihirapan ako kasi hindi siya stable. So, meron na tayong stable na tripod. Ngayon naman, ito ang aking table na pinag-aayusan ko ng mga gitara. Ito ang aking DIY wiring station. So, dito ko kinakabit yung mga wires para makonect. Pag nag-soldering kasi ako, nahihirapan akong hawakan yung mga wires kasi yun nga, dalawang kamay na yung ginagamit ko sa pag-coconnect ng mga wires gamit ang soldering tools. So, gumawa ko na mas madaling paraan. Ito, may lagayan tayo ng soldering iron. Soldering iron ko ay... Ayan. Yan, mga yan. Nakatambak pa eh. Ito ang helmet ko. So, ngayon, meron na tayong ring light. Dati gumagawa lang ng videos gamit ang DIY softbox. Pinagastosan ko lang ng 150 pesos gamit ang cardboard, wire, foil. Para lang masimulan yung mga videos ko, gumawa ko ng paraan para maging resourceful tayo. Gumawa tayo na pwede natin magamit habang wala pa tayong mga magandang ilaw, mga tripod. Isip-isip muna tayo kung anong magagawa natin para masimulan lang kahit paunti-unti. Meron ako nabili dating bass neck. Short scale bass neck. Nabili ko siya noong 2018. Hindi ko pa siya matrabaho. Tinago ko lang siya para sa pagkakataong ito na gagawa tayo ng videos. Magkakaroon tayo ng process kung paano natin bubuuin to. May kasama tong bass body kaso hindi naman siya fit. So, bass body na yun. Kailangan siya ng 24 fret neck. So, hindi to pwede kasi 21 fret lang to eh. Yan naman, gitara ni Kim. Dalawang gitara yung pinapaayos sa akin. Medyo kailangan ko ng oras para dito. Meron pa tayong isang project na gitara ni Kim na hindi ko pa siya napapagpatuloy kasi sobrang busy ko pa sa work. Pero every Saturday and Sunday, tinatrabaho ko to. So, 2 days lang ako may vacant sa every week.
kasi may trabaho din tayo. Soon malapit na siya matrabaho kasi nasimulan ko na siya. Konting time na lang. So ngayon pala, i-share ko sa inyo yung mga tools na ginagamit ko sa pag-ayos ng gitara. Yung iba dito, mga DIY, mga iba, in-order ko siya. I-share ko sa inyo kung ano bang mga gamit nun. So, saan ko ginagamit. So, tingnan natin. So, dito, papakita ko sa inyo yung mga ginagamit kong tools sa aking mga videos. Yung iba dito, DIY lang. So, pagpasensya nyo na. Pero, effective siya para sa akin. Wala akong problema dun. Kung sa mga nagtitipid at walang pambili ng mga gamit sa pag-ayos ng gitara, pwede naman kayong gumawa. Kanya-kanyang diskarte lang yan. Unang-una, ito kakarating lang ito. Isang beses ko lang nagamit. Kasi ang madalas kong gamitin ay ito. Sa ating pagsukat ng action. Kung makikita nyo dito, acoustic, standard na acoustic. Ito yung sa E string niya na lower E, high E, yung pinakamalipis na string. So electric naman to. Ito yung high action, lower action. So mas madali yung mahanap yung tamang action ng string nyo. Dati ginagawa ko lang, ginagamit ko tong square na to kasi yung dulo niya ay walang space yung katulad sa mga ruler. So diretso mo lang mababasa yung millimeter niya. So yung standard na millimeter ng sa acoustic ay 2.5 or 2.6. So hanapin natin dito. Nakikita nyo 2.5. Kita nyo ba? 2.5 millimeter. So ito yung ginagamit ko dati sa pagbasa ng action. So ito namang ID kong to, postal, lumang postal ID. DIY lang to kasi pa ako pambili nung fret rocker. Paano siyang gamitin? So ginagamit siya kung magra-rock siya, yung parang magsisiso ba. Yung pag meron siyang konting pag gumalaw siya, hindi siya pantay. Kung stable lang siya, pantay na yung ating fret every 3 fret. So habang palit na palit, ito ginagamit ko. Ito main. Ito muna, tapos ito, tapos ito. O kahit anong card na hindi na ginagamit, pwede nyo naman gamitin. Kasi pantay naman siya. Fret files. Ito yun eh. Fret files. Dito madaling hanapin. So itong stainless na alloy ito eh. Ipapolish ko yung fret na hindi madadamage yung fretboard. So kailangan ko nito. Pasok ko lang dito yung fret. May maliit nito eh. Hindi, hinahanap ko pa lang. Ito pang adjust ng truss rod. Ito mga files. Ano yung kailangan mo? Tamang sukat. Magagamit mo dito sa mga fret files. Saddle files, nut files, bridge files, X files. Proceed. Ito tinatawag na fret recrowner. So, ito ginagamit natin pang re-recrown natin yung ating frets. Sobrang gamit nito sa akin. Soon, mag-upgrade ako na mas maganda. Fret leveler. DIY lang din. Black ng kahoy. Fret hammer, tayong fret nipper, pwede sa bridge pin. Cutter, DIY lemon oil, gawa siya sa mineral oil, yung balat ng lemon, mabango siya. This pwede na Jaguar model, nakikin, gitara, na patuloy-patuloy na ayos, so maximum parts, so madali siyang madali lang hanapin, kung kailangan natin i-assemble ulit. External mic. Video nito. So yun yung mga screws natin, screwdrivers, soldering pump, gunting, masking tape, nandito na, double-sided tape, sandpaper, wrenches. Kumuha tayo na DIY notch ruler. So, ito ang Dremel tools. Bits niya. Sobrang gamit nito sa akin. Halos every project nagagamit ko siya. At marami pang bits na ginagamit. TT band, tight band, pinaka-recommended na glue na effective para sa mga gitara. Advice ko lang na huwag kayong gagamit ng stick well na madalas ko nakikita kapag nag-aayos ako. Yung mga ginagamit nila na pandikit sa mga kahoy, iba naman kasi yung kahoy na ginagamit sa gitara kaysa mga normal na kahoy na nilaminate sa tulad ng plywood. So advice na ito lang gamitin nyo kasi ito talaga pinaka-effective na wood glue sa mga gitara.
PD band. Tight ba? Neck rest. Sobrang gamit nito. Halos lahat. Actually lahat. Ang gitara. Ito ko pinapatong. Pag nag-ayos ako. Ginawa ko lang siya. Soon, gagawa ko na mas mababa dito. Or bibili ako kapag may pera. So, sobrang effective. At ginawa ko siyang nag-rock. Ano yung angle ng neck natin, ng gitara natin. Susunod lang siya. Sa pagre-rewiring naman, syempre meron akong guide. Meron ito, dinownload ko rin para may alam tayo sa mga pickups. Meron din ako mga clamps. Kung simula pa lang naman, okay lang naman na magsimula tayo sa maliit eh. Paunti-unti, pwede tayo mag-upgrade. Natin kailangan biglayin. Kung ano meron tayo, pagtsagaan muna natin. Dahil balang araw, baka mas malaki pa yung makuha natin, mabili natin. Diba? So yun, kailangan din natin maging madiskarte, maging resourceful. Kailangan natin konting research sa mga bagay-bagay para may dagdag knowledge tayo. So yun, sana may nakuha kayo mga ideas mga kaproj about loot theory, pag-ayos ng mga gitara. Marami pa akong videos na gagawin, so abang-abang lang kayo. Gusto ko lang din shoutout sila, aming magaling na agent na si Serino Gutierrez. Magaling na agent yan ng aming company. Sir Romerc Negrillo, na dati ko naging instructor, naging tropa ko rin. Mabait na nila lang. Mabait na tao yan. Tall, dark, and handsome. Madami pa akong gagawing videos na i-share sa inyo. Sana tumutok lang kayo at keep on subscribing sa aking channel. Pakilike na rin at pakishare na din po. Maraming salamat po mga kaproj.